Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media mula nga nung kinalaba ni Paduano Barberes at ni Fernandez itong si Tatay Digo na kahit pinagkakaisa nila ay hindi pa rin nila napabagsak si Tatay Digo dahil talagang matibay nga ito, may paninindigan at may prinsipyo. Ayon nga sa naging hearing nila ay talagang halatang halata na pinagkakaisahan nga itong si Tatay Digo ng mga korap na mga opisyalis na ito. Ngayon nga ay talagang hindi nga nakawala ang mga korap na mga opisyalis at mga pulpolitiko sa kamay ni Tatay Digo at talagang isiniwalat din ang totoong baho, ang totoong kulay ng mga tuwadcom na ito gaya ni Paduano Barberes at ni Fernandez. Kilala nga natin si Fernandez na talagang noon ay parang pinagtatanggol niya ang taong mahihirap. Ngunit kalaunan nga ay talagang sumanib at nagsanib pwersa sila sa mga korap na mga opisyales dahil idulungan nila itong si Kuting ng Norte. Hindi natin may pagkakaila at kahit pag-aaralan natin mula nga nung naupo si Kuting ng Norte na ito sa bansang Pilipinas ay wala nang magandang nangyari dahil bumalik ang mga krimen, ang mga polboronic users at iba pa. Maraming kababaihan, maraming kabataan ang nawawala, nasisira ang buhay dahil sa mga krimen at mga polboron user na ito. Ito ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. I will have to see if there is a major change, but I don't. Kasi ang aka nga, wala kang alam brad, dahil ka pa ng mga meron na nag-a-analisa na talagang makakakita tayo ng drastic changes dyan sa pamunuan ng Estados Unidos. Pagka dyan, nagkaroon ng pagbabago, magkakaroon ho yan ng pagbabago globally, hindi lang ho sa Amerika. Dahil sa ayaw sa gusto natin, Amerika ho talaga ang ano dyan. Kumbaga gumigit na, pinakamalakas, kaya kung ano mangyari dyan, apektado buong mundo. Ito talagang paano ka naging presidente, Brad? Diba kayo, no? Dami ka nga naman palang nabudol. Yung mga ano ka, yung mga Brad kong nabudol. Mga tita kong nabudol. Huwag na ho kayo magpabudol ulit. I don't think so. Anyway, yung mag-asawang pras ko nasa likod, ho. Pagka nanalo si VP Sara, may kalalagyan kayong dalawa. We are now monitoring what's happening. I was watching some film that came out of Aurora and some film that came out of Isabela this earlier today. We are just preparing. We actually managed to prepare. We've done the usual. Grabe, daming angle ng camera mo, sir, ha? Parang ang tawag dito. Ang nangyayari kasi sa press ko na to, dakdak ka lang ng dakdak. Pagka nagtanong, kargado pa. Anak lang to. Pagka ho tinanong siya, tanong na ng PCO, tanong na ng opisina ng presidente, sagot pa ho ng presidente. Hindi naman ho pwede magtanong ng basta-basta itong mga ano na to, itong mga media na to. Grabe, dalaw angulo ng camera. Anak lang to. Hindi naman ho wala itong pinaghandaan nyo yan, no? The standard procedure where we have sent, prepositioned our equipment and our relief goods. Grabe, galing, no? We will just have to see where the areas are that will be particularly hit. The problem is, oh. There is another one that's now 3,000. Ama, kasi, yan ang nangyayari pagka inuunayabang. Kaya tayo, hindi ho tayo nagyayabang sa kahit na anong bagay, wala tayong iyayabang, no? Dahil, hindi kagaya nitong mama na to, puro yabang kasi, Brad, 5,500 blood control. Diba? Puro kakayabangan. Sinubok ka taloy ng tadhana. Isang buwan lang ho. Isang buwan lang ang kailangan. Ilang bagyo? Dalawang bagyo? Tatlong bagyo lang ho dumaan. Halos dumapa ang buong Luzon. Hindi ho nakakatawa yun. Ano lang kasi manarising na iga nga, diba? Halos dumapa ang buong Luzon doon lang sa dalawang bagyo. Christine at itong si ano pangalan ng isa? Yung isang bagyo, yung Christine pa lang ho, halos dumapa na tayo eh, di ba? Ngayon, merong nasa par ngayon, yung Philippine Area of Responsibility, at meron pa hong nakasunod na isa. Wag ho kasi kayong masyadong mayabang. Makunukan kayo ng kayabangan, kaya ganyan napapala nyo. Lots of kilometers off
the coast of Luzon. Oh. And that promises to be a stronger one. So we just... President Ferdinand R. Marcos Jr. answered question from the media. After hosting the Sea Trade Cruise Asia 2024 welcome reception for delegates and tourist executive at the Okada, Manila, Paranaque City on November. Naku po! Hindi nyo ba napag-usapan dyan yung heavy luggage? Okada, Manila, nakita lang ho natin eh. Dyan din ho ba binitbit ni Tambay yung mga mabibigat na baleta? Alam ko lang to ko, talagang gusto nyo dyan sa Okada. Parang gusto nga din ho natin magpunta dyan eh. Maganda daw dyan sa Okada eh. Oh, kaya siguro dyan inabot di umano yung mga mabibigat na baleta dito kay Tamba. Have to continue to prepare. It becomes a little complicated because when generally speaking, pagka alam mo Brad, actually wala namang komplikado dapat eh. No, wala naman talagang komplikado dito sa bansa na to. Ginagawa niyo lahat komplikado. Kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ginagawa niyo komplikado. Kay Pipi Sara, ginawa niyo komplikado. Ha? Mataka niyo, magbibigay kayo ng confi fund 11 days bago matapos ang taon. No? Ngayon, pagka hindi ginalaw ni VP Sara yun, kukwestiyonin. Ha? Ngayon, binigay niyo kay VP Sara, hindi kinustyon yung nagbigay. Kinikwestiyon lang si VP Sara. Hindi, di ba? Napakatindi yun. Ginagawa niyo komplikado lahat ng bagay. Ngayon, iniimbestigahan si VP Sara ng COA. Sumasagot sa COA, pero dahil gusto niyong gawing komplikado lahat ng bagay sa Pilipinas, habang sumasagot si BP Sara doon sa ahensya na dapat sana doon talaga siya sumagot, eh gusto niyo rin siyang sumagot dyan sa mga aso ng pinsan mo sa House of Representatives. Ganon yung ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay sa ating bansa ngayong mga panahon na to, sir. Pero tayo ng bagyo. Kasi ito yung nasira, ito yung kailangan gawin. Ayusin natin muna lahat yan. Wow, galing. Ngayon, sinasabi natin, mag-isip-isip tayo. Kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yun. So anong plano mo? Huwag na natin ayusin! Anong toko, tama nga naman, di ba? Aayusin natin, tapos dadaan ang bagyo, sisirain na naman. Huwag natin ayusin, di ba, sir? Yung ating ginawa, so kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan na ayusin ang kanilang bahay. Hina, so this is the class. Balance that we are, this is the tightrope that we are trying to... Tightrope. Busy ang English na yan. Tightrope, sarap mong batukan. Oh, tightrope, huwag mo kami padaanin sa tightrope. Baka patawirin kita sa tightrope. Anak ng tokwa. Baka pag nagalit sa'yo sa bayan ng Pilipino, naglatag kami ng napakahabang kable, tapos lagay namin sa taas ng building. Patatawirin ka namin doon sa tightrope na yon. Anak ng tokwa, tightrope. Ang galing mo sa mga saling salita na yan. To navigate, it's a little bit... We don't have a textbook to follow. We don't have a template to follow. Anga! Anong walang... Walang textbook, walang... Tingnan mo lang ginawa ni Tatay Digong. Alam ang ginawa niya. Walang korupsyon, ha? Tapos, sa bagay, mga angading kasi mga gabinete mo, eh, no? Kaya wala kang maaasahan sa mga yan. Gabinete kasi ni Tatay Digong, mga top-notch, eh. Sino ba nasa DPWH? Mark Villar. Sino ang nasa sa DOTR? Artugade. Sino nasa DILG? Walang politiko, ha? Walang DILG kasi ngayon ginagawa nilang stepping stone ng mga gusto maging senador. Eduardo Año, sundalo, di ba? Puro yung pagka pinasok nila dyan, public service talaga, hindi yung tatakbo ko siya doon. Kagaya ni Abalos, di ba? Ganun yung style nila. It is climate change and it is the new reality that we are having to face. I don't remember, I've been around for a long time, I don't remember seeing this many tensions of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi man tayo binagbigyan ng isang linggo. So this is what we are monitoring now. We're trying to see what the damages are that we have to go in already. This storm will leave the Philippine area of responsibility around 2 p.m. tomorrow, sabi nila. But then we have to watch the new one coming in. So that's where we're at right now. And
Just trying to keep watch, making sure that everybody's safe. We have done some initial evacuations already. So we'll just try to stay safe. So everyone, please listen to your local government and authorities who tell you what to do. As soon as the national government can come in, we will come in. Your local government is there, is ready to be the first responders, as they always are. And the national government will come in as soon as we can. In fact, we're already there, and they are just waiting for the storm to allow them to get to work. But some people are... Ang problema kasi dito, mga kababayan, no? ang issue natin dito kay Marcos Jr., dakdak siya ng dakdak sa media na naka-preposition, ganito gagawin ng mga local chief executive, ganito mangyayari. Pero ano lang ho yan, sa salita lang. Pero during implementation, lahat ng mga sinasabi niya na to, wala akong nangyayari. Yung chain of command, sinabi ng presidente, pero pagdating dun sa baba, wala naman ho silang ginagawa. Diba? O, yun naman, dun naman sa Bagyong Christine, ang nangyari naman ho dun, mga kababayan, talagang walang preparasyon. Walang command conference. Kagaya kay Tatay Digong, 2 days before dumating ang bagyo, nakatipo na yan, nasa Malacanang na, nag-uusap-usap na, paano natin aking itong ano na to, diba? Ngayon, hindi. Pagka pumasok ang problema, doon pa lang ho sila mag-iisip na solusyon. Tapos, habang nag-brainstorming sila, sumisimbok ho sila. Paano mangyayari sa atin yung run? Diba? Habang nagbe-brainstorming kayo dyan sa Malacanang, sumisingot kayo, para po tayo naglulukohan dyan. O, sumisingot sila ng hangin. O, kailangan naman di mo singutin yung hangin, di mamamatay ka dyan, di ba? Ito, mga kababayan, punta na po tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Palakpakan mo muna natin, SMNI News, no? Kay, dito kay Ma'am Hana, palakpakan mo muna natin. Subscribe po kayo kay SMNI News. Game. Naika po ang programang Tutugon sa makatanungan natin, mga kababayan. Servisyong publiko ang hatid ng SMNI tuwing umaga. Ako pinikod ka partner Hannah Jane Sancho. At ang sasagot sa makatanungan natin, mga kababayan, walang iba kundi si Attorney Salvador Sal Pinelo. Good morning, Kim Song. Good morning, Hannah Jane. Magandang araw, Pilipinas. At magandang araw din sa ating mga kababayan sa lahat ng panig ng mundo. Samahan niyo po kami ngayong Martes, 12 ng buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mm-hmm. Para po sa makatanungan natin, mga kababayan, if you want to join our discussion or gusto nyo po na magbigay ng mga komento or magtanong kay Attorney Sal, you can call us at ating landline number 02-887-1640. You can also call us at 0917-657-1026 or text us at 0935-643-7538 or drop your comments at ating social media platforms sa chat box po natin at mabasahin po natin yan sa ating programa. Live na live pa rin po tayo napapanood sa ating mga social media accounts sa Facebook, YouTube, sa ating website www.smlive.com at sirrumble.com. Or they can join us tomorrow. Yo. At the Quad Committee in Congress. The President will be attending. Ayan, he's making headlines na naman, Attorney Sal, kasi nga... Making waves. Kanina, in-interview ako sa isang station. Anong mangyayari bukas? Mm-hmm. Ano bang gusto nila mangyari? Kung anong gusto nila mangyari, anong mangyari? Paano kung bastusin siya ron? Hmm. Oh, he will engage them. And worst case scenario, is it possible na pwede ba contempt? Hindi ba sabi nila, hindi naman nila ikaw contempt. Babastusin lang nila ganon. Babastusin. I mean, if they nagkamali, dare. Nagkamali sila. Imagine, anticipated na ng sambayan ng Pilipino, yung mga sumusubaybay dito sa ano na to, na ang gusto lang talagang mangyari ng mga congressman na to, bastusin yung Tatay Jigs. If they dare? Kasi, humunta yung mga tao na supporter si PRD. Ay, pupunta yun. Kasi kagabi... O, magandahan na mo kayo, mga kababayan, no? Pagka ako sakaling mangyari ang na yan, pagdalo ni Tatay Digong, has been cancelled until further notice. Wala ho. Ayusin mo muna nila yung kanilang script, just stick to the plan, higanga, di ba? Ayusin mo muna nila kasi dapat synchronize yung tanong ng isa. O, ikaw magtatanong dyan sa EJ, kaya ako magtatanong dito kay Matubato, ako magtatanong dito kay gano, di ba? Kumbaga, yung flow ng magiging hearing, dapat papurable sa mga aso ng tapa. Diba, dami na nagsasabi sa akin narating sila. Mm-hmm. Pero alam po ninyo si Presidente Duterte, sa lahat ng matapang na nakikita ko, siya ang pinakamahinahon, mabait, hindi siya matapang pagdating dyan sa mga usaping legal o usaping politika. Mapuprovoke mo lang siya kung
dispalinghado mga tanong mo, pareho nung kay Lady Senator. May hindi siya doon. Yung bang nagdudulong-dulungan, hindi naman mandunong, nag-aabog ang magaduan, hindi naman magando. Doon siya naiayamot. Kasi nahihirapan siya magpaliwanag pa, ulit-ulit na, binabago pa rin ang ibig sabihin. But, well, sabi ng mga detractors, yung former president, nasa Senate siya, parang siya yung naging ano eh, siya yung nagdala ng hearing. Hindi rin totoo yun. I was explaining doon sa kausap ko kanina umaga sa radyo. Hindi totoo na sabi nila, oh, na-mesmerized. Siya ang nag, hindi totoo yun. Kasi kilala naman nila si Presidente Duterte. Ever since naman wala naman ang bago kay Presidente Duterte. Yung term nga eh, monopolize niya yung hearing. Eh kasi nga, nagtatanong kayo, so he had to explain. Tapos hindi pa siya iniintindi ng isa, so he had to repeat himself. Eh, yun ang problema sa kanila. I think hindi niya kasalanan na ganyan yung character niya, Attorney Sal. Na kahit na kapag nagsalita siya, makukuha talaga yung attention niya. Tsaka ang problema sa kanila kasi, hindi nila pinapakinggan lahat ng sinasabi niya. Ito mga detractors, pinipili lang nila. I have my own death squad. Ah, yung inamin mo. Correct. Tama ho yun, no? Kung baga chini-cherry pick nila yung mga salita ni Tatay Digong na aayon doon sa kanilang gustong mangyari, no? Yung magiging pwede nilang gamitin laban kay Tatay Digong. Pero yung buong konteksto, kung ating titingnan lahat ng sinabi nila, sinabi ni Tatay Digong, eh hindi ho talaga akma doon sa naratibong gusto nilang ipahatid sa ating mga kababayan. Chini-cherry pick ho nila yung mga word ni Tatay Digong. Kaya doon ho tayo nagkakaproblema. Kayo dyan sa tuwad ko, huwag niyong gagawin nyo. Magkakaproblema tayo dyan. Hindi na tayo nasanay kay Presidente. Ganun da siya. Kaya kailangan pag yung speech ni, ano, if our President, pakinggan mo. Kasi ba may yung context later ba? Kasi may siningit pa siya ibang komento, Attorney Sal. So kailangan pakinggan mo talaga in full. Yan ang gusto ko kay Coco Pimentel. Alam mo nang ini-interview siya sa isang istasyon. Fairness, ha? Kailangan tingnan natin yung kanyang entire context, the entirety of his responses. Kasi mapapansin nyo, may sasabihin siyang ganito. Sumunod na sentence siya, iba na naman. Ibig sabihin, parang nagbibiro yata siya doon. Kumbaga, he was being playful at the time. Eh. Yes. Kaya kailangan yung buo. Kasi pag sasabihin nyo, inamin niya ganito, pero doon sa susunod niya, hindi naman yun ang dating ng kanyang paggamit. So kailangan tingnan ninyo. Buti pa ako ito. Maroon, palibasa abogado. And, kaugnay din sa pagdinig, Attorney Sal, na napanong na natin ito, Attorney Sal, na dadalo nga si Pangulong Duterte dun sa pagdalo dyan sa Quadcom Committee, Attorney Sal, and sinabi naman na nila na hindi daw nila kocontempt si former President, Attorney Sal. But in case lang na gagawa ng may mga senaryo na mabastos ng mga mababatas, you think kaya nilang gawin ng Attorney Sal? Kung gusto nilang sumikat, if they want to gain notoriety for purposes of election, gagawin nila yun para ma-headline sila. Samantala, masama naman ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa paniniran ng ilang kongresista sa ilang empleyado ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara upos sa paggamit ng pondo ng OVP. Muling binigyan diin ni Vice na politically motivated ang mga nasabing hearing. Si Jason Rubrico magbabalita. The hearings in the House of Representatives. Yan o yung mga banat ni VP kahapon. Discuss at Attorney Sal, kasi we were discussing na possible attendance. Inga, dadalo si former president. But then, hindi ko nabasa Attorney Sal na na-cancel pala. O na-cancel, na-risked. Ang supposed to be Quadcom hearing tomorrow. And it will be moved on November 21. Madali sabi, pagkatapos nilang kulitin yung presidente at pagkatapos na manghiram ng pamasahe pumunta rito at nandito na sila kahapon pa, kinakansel nila. Akala ko ba, sabi nyo, natatakot si presidente? Kayo pala takot. Ganun lang kasimple yun. Bakit nyo ikakansel? For what reason? Ubod kayo ng yabang. Sabi nyo, bakit? Ngayakit-iyak. Yan pala eh. Hindi naman pala kayo ready. May pasigaw-sigaw pa tong si Paduano. Ika-cancel ng pala, anak ng tawa. Huwag kong gano'n. Masyado kasing angas-angas, tapang-tapangan, yabang-yabangan. Pagka pinalagan, reschedule natin until pardon mo. Hindi, wala pa daw schedule. Base dito sa lumabas na dokumento na to galing House of Representatives. Until pardon notice daw eh. Sure na ba yung 21? Final na ba? Kailangan natin tanongin itong mga congressman at okay na kayo dyan, final na dyan. Baka pagka itinuloy natin yung 21 na yun, atras na naman kayo. Well, yan ang sinasabi ko. You dared the wrong person. Mm-hmm. Any comment, Attorney Sal? Tama ba nag-ibitin? Tama yun. Agree. Politically motivated. Yun naman masyado naman ang obvious kayo talaga. Sobrang obvious na talagang pinopolitika nyo lang si Inday Sal. And Attorney Sal,
Actually, excited yung mga netizens, mga kababayan natin, Atty. Sal, kung anong mangyayari sa hearing sa Quadcom. Wala na mangyayari bukas. Kinastal na po nila. Okay. Yung kanila mga buntot ay napunta sa likod. Pero yung isang magtatanong ang ating mga viewers kung talaga bang may paglabag ang Vice President sa paggamit ng confidential funds. Bakit hindi na lang nila ito sabahan ng kaso sa korte para hindi daw nasasayang ang resources o pera ng taong bayan sa pinagagawa ng mga mamabatas? Maaari pa daw nila itong maitulong sa mga kababayan nating ilang linggo ng sinenta ng magkakasunod na bagyo. Bakit nga ba ito yung sal? Hindi na wala yung oportunidad ng libreng publisidad para sa kanilang re-election. Ayaw nila yon. Gusto nila dyan muna sa Kongreso. Pati hindi sila matuto kay former Senator Dick Gordon na sa dinami-dami ginawa niyang hearing Atty. Sal, it didn't help para maiboto siya balik sa Senado. Yo, wala pang eleksyon nun eh. Ito eleksyon ngayon eh. He ran. Oo nga, pero malayo. Malayong malayo pa yung eleksyon nun. Ito, ito dyan na eh. Yan ang kaibahan. Tsaka okay. Pinapatulan yung mga media. Wala kasi masyadong ano, Atty. Sal eh. Reduce.